Maria Morena from Spain. From Spain. Napakaseryoso naman natin. For today's video, guys, gagawa ako ng list ng mga cost of living dito sa Spain. So, merong mga idea yung mga taong gustong pumunta dito, mga kapwa natin o kababayan natin na gustong pumunta dito sa Spain. Andito yung mga cost of living. Ito yung ano lang, ito lang yung mga na-experience, based on my experience lang dito sa Spain. So, magkakaiba tayo kung meron kayong mga, kung may masasabi man ako na hindi nangyayari sa inyo, ulitin ko, hindi tayo pareho ng based na, hindi tayo pareho na experience dito. So, isi-share ko lang yung sa akin, yung possibility, yung mga naging karanasan ko dito. So, ayan guys, ayan ang mga tingin mukha. Hindi ko maintindihan. So, number one. Ayan, madali lang. Ano muna ako ng ating katubigan. So, number one natin. Number one is, magkano ba yung renta sa bahay? O dun sa mga umuupa, magkano ba yung upa sa bahay dito? Normal na pag-upa, normal na upa dito is inaabot ng 450 euros. Ayun, 450 euros. Hindi ko naman sinasabi na ito lang yung pwedeng upa. Yung merong mas mababa dito, pero yung mas mababa pa dito, minsan isang kwarto lang, tapos isang toilet, ganyan. Siguro yung parang pag mag-asawa lang, yun yung mga 30, mga 390, mga ganun. Dito naman sa 450 euros, kababaan ng room ay dalawa, minsan is tatlo, apat. Dito yun sa 400 euros. Kaya kung may pera ka naman, kung may panggastos ka, ito ka sa mamahalin. Pero yung normal dito, guys, is yung 450 euros. Yung kompleto na. Yung ano-ano yung mga benefits. Okay, benefits. Ano-ano yung mga meron dito sa 450. You have your own toilet, kitchen, na meron man may mga equipments na. May refrigerator, washing machine, lutuan, kutsara, pinggan, tindor. Lahat nandun na yung gamit sa kitchen. Wala ka nang alalahanin dun. May dalawang bedrooms or minsan tatlong bedrooms pa. Meron kang tawag dito. Meron kang salas, meron kang sofa, may television, as in lahat na kailangan mo sa bahay nandoon, nandito sa 450 euros, kumpleto na yun, guys. So, ayun. 450. Para kung nagpo-promote. 450 euros yung magiging rent mo. Normally, ito yung normal na renta dito. So, kung may pambayad ka, inuulit ko, doon ka sa mas mahal, mas bongga. Pero ganun din naman, guys. Ganun din naman yung kumbaga parang pare-pareho lang naman. Ayan, nagising. O, ayan. Number two. Siyempre, number two natin. Mga bills. Ay! Ayan, yung bills natin, guys. Pagdating naman sa mga bills, number two natin yung tubig. Ano ba, magkano ba yung sa tubig na ano? Yung sa water bills naman is every 3 months hindi ka magbabayad ng 1 month, 2 months. Kada 3 months ka magbabayad. Normally, nagiging bill namin sa tubig. Ano siya, hindi siya umaabot ng 200 euros. Hindi. Kataasan ng bill namin sa tubig is 130, ganon. Ay! ¿Qué te pasa? ¿Por qué eche más gas? ¿Por qué? Mga ano, guys, mga tubig.
ang tubig namin is pumapatak ng 120 hanggang 130 per 3 months yun. Kada 3 meses ka magbabayad ng tubig. So, yung ano pala, yung tubig naman, depende sa'yo kung araw-araw ka maliligo, kung matapang ka sa lamig. Meron namang ano, meron namang may heater naman ng tubig, mainit. Pero, basta ako, 3 times na ako naliligo kada week. Tapos, ulo-ulo na lang yung ligo. Di kasama yung katawan, guys. So, ayun. Sabi ko na yung sa bill ng tubig. At saka nga pala, pwedeng inumin yung ano ha, yung tap water. Pwede yung inumin. Malinis naman siya yung tubig. Then, next is the bill naman ng ano, yung bill naman ng kuryente. Sa bill naman tayo ng kuryente. Pagdating sa bill ng kuryente naman, depende yun sa paggamit nyo. Pero kami, hindi kami kumukonsume din ng ano, ng 300 pataas, hindi. More on, ano lang kami, kataasan 200 na yun. Lalo na kapag December, January, February. Kasi kailangan mag-heater na mag-heater na mag-heater, lalo na ngayon may bebehan ako. So, ayun, laging mag-heater. Tsaka, ayan. So, naabot ng 200 plus yung bill sa kuryente. 3 meses din yun, guys. Kada 3 meses. Meses kasi is months. 3 months, kada 3 months din yung pagbabayad ng bill ng kuryente. At, pa ba? Dun sa ano na yun, dun sa kuryente na yun, wala, unlimited naman yun. May dalawa kaming computer, may laptop, may refrigerator, washing machine, yung lutuan. Lutuan, mga ilaw. May printer pa si Mahal. Dalawa kasi yung printer ni Mahal. So, lahat yun gumagana sa kuryente. So, yun yung bill namin, guys. So, sa house is 450. Sa tubig is... Sa tubig namin, naabot na 130. Pababa. Pababa, hindi kataas. Every 3 months. Then, ayun na yun. Punta na tayo sa, ano, sa weekly budget namin. Or monthly budget namin sa pagkain. Sa pagkain, depende naman. Hindi pare-pareho. Pero ko every month, maabot kami ng 160 kasi ngayon, hindi ka naman pwedeng kumain sa labas. Madalang kami kumain sa labas. Minsan, nakakatamad pa. So, yung sa budget namin sa bahay na pagkain, naabot lang kami ng 160 per month. Maluwag na yung sa amin na hindi kasi hindi naman kami nagtitipid din sa pagkain. Bagay yun na, kada weekly, 40. Every week is 40. And guys, so, ayun yung total namin sa pagkain. I mean, nadagdag pala every week. Hindi pa kasama yun yung sa diaper nitong batuta na to. Pero hindi ko naman sinasabi yung budget namin talaga. Kung sinasabi ko sa inyo is yung para sa inyo na magiging idea nyo kapag pumunta kayo dito, kung ano-ano yung magiging cost ng gastos nyo. Diba? Yun lang yung normal. Normal lang na ano. Na bayad. Kung magka dito. Nagastos na dito sa Spain. Kung meron kayong sasakyan, kung gusto nyo magkaroon ng sasakyan din o magagasolina kayo, depende na rin sa inyo yun kung magkano gagastos ninyong gasolina. Ayun na nga. Yun lang yung sinabi ko sa inyo, yung ano lang, yung needed lang ba talaga yung first na ano, na kailangan gastusan pag nandito sa Spain. So guys, ayun lang. At siguro naman ay may naintindihan kayo kahit papaano dun sa mga pinagsasabi ko. Ayun lang naman is based na experience ko rin dito. So, hindi naman tayo pare-pareho. Naulit ko, kung meron kayong katanungan pa, ano lang kayo dyan, mag-comment lang kayo dyan sa baba. So, para masagot natin. Siyempre, tatanong ko din kay Mahal bago ko.
Ay, isa pa pala yun, dito, nagiging cost din ng ano kapag may sasakyan kayo, mga seguridad ng sasakyan or security ng sasakyan, insurance ng sasakyan. Yung sa amin, every 3 years, yung seguridad binabayaran ni Mahal, nasa 450 euros din. Tapos, every year, nagre-renew, nasa 100 plus lang naman din. So, yung kabuoang total na masasabi ko, guys, na cost, yung talagang kailangan nyo, yung mabubuhay kayo dito na ano, abutin kayo ng, kapag meron kang ano, 1,000 per month na ano, na budget, maluag na yun. Mabubuhay ka na ng marangal dito. Sa peso sa atin is 1,000, magkano yun? 56,000 sa atin. Pera natin sa Pinas. So, 1,000 dito sa Espanya. Maluag na yun na, maluag na yun para saan? Sa buhay mo dito. Kung simple ka lang, kasi simple lang naman kami. Hindi naman kami maluho. Kasya na yun, guys. So, and anyway, at medyo aburido na itong batuta na ito. So guys, thank you for watching my channel and hope nakatulong ako sa inyo. Kung meron lang pa kayong mga katanungan at comment, just paspakisabi na lang dyan sa baba. And please subscribe to my channel. And hope you like this video. Thank you guys. Bye!